ang fighter aircraft ng Italy nag-crash sa Exercise Pitch Black 2024 sa Australia. Ito nga po mga idol ay isang nakakalungkot na balita dahil ang event na iyon ay isang exercise lamang para sa iba't ibang mga bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Isang nga pong Italian Air Force Eurofighter Typhoon aircraft ang nag-crash sa Douglas Dali region habang successful naman nga pong nag-eject ang piloto nito. Agad nga pong isinakay sa airlifter ang nasabing piloto at dinala sa Royal Darwin Hospital. Sa kasalukuyan, ang piloto ay nasa maayos ng kondisyon. Ang accident site mga idol ay halfway sa pagitan ng Dali River Mission Airport at Anson Bay. Ang Exercise Pitch Black 2024 mga idol ay isang military exercise na nilokan ng iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Karamihan nga po sa mga sumali dito mga idol ay mga eroplano na mula sa iba't ibang mga bansa. Kabilang nga po sa Exercise Pitch Black 2024 ang Pilipinas at dala ng ating bansa ang F-A-50PH Light Combat Aircraft ng Philippine Air Force. Ang Eurofighter Typhoon mga idol ay isang European multinational twin-engine supersonic Canadair Delta Wing multi-role fighter aircraft. Ang Typhoon mga idol ay dinevelop at dinisenyo originally bilang air superiority fighter. Ito nga po ay minamanufacture ng Airbus, BAE Systems at Leonardo na nagkakandakt ng majority ng proyekto. Ito nga po ay sa loob ng joint holding company na Eurofighter. Sa kasalukuyan mga idol, ang mga military operators ng eroplanong ito ay ang Australia, Germany, Italy, Kuwait, Oman, Iraq, Saudi Arabia, Spain at United Kingdom. Ang Eurofighter Typhoon mga idol ay pinapalipad ng isa o dalawang crew. May haba itong 15.96 meters, wingspan na 10.95 meters, height na 5.28 meters at wing area na 51.2 square meter. Ito nga po ay may empty weight na 11,000 kilograms, gross weight 16,000 kilograms at maximum takeoff weight na 23,500 kilograms. Ang fuel capacity nga po nito mga idol ay 4,996 kilograms. Habang ang power plant naman ay dalawang Eurojet EJ200 afterburning turbofan engines. Para naman sa performance ay meron nga po itong maximum speed na 2,125 kilometers per hour o Mach 2.35. Ito nga po ay may maximum range na 2,900 kilometers at combat range na 1,389 kilometers. Sa armament naman mga idol ay armado nga po ito ng isang 27mm Mauser BK-27 revolver cannon na may 150 rounds. Meron nga rin po itong total na 13 hardpoints, 8 sa ilalim ng wing at 5 naman sa ilalim ng fuselage. Ito nga po mga idol ay pwedeng lagyan ng mga air-to-air missiles tulad ng M120 AMRAAM, air-to-surface missiles tulad ng Storm Shadow at anti-ship missiles tulad ng Marte ER. Pwede nga rin po itong magdala ng mga bomba tulad ng paveway bombs, cluster bombs at iba pa. Mga idol, nakakalungkot nga pong balita at nagkaroon ng ganitong klaseng insidente sa Exercise Pitch Black 2024. Dapat nga po sana ay pagsasanay ang gagawin ng mga bansa na lumahok dito. Ngunit ganun nga po talaga ang aksidente ang mga idol at wala namang may kagustuhan sa pangyayaring ito. Sa susunod nga po mga idol ay dapat mas mag-ingat pa ang mga piloto mula sa iba't ibang mga bansa gayon din ang mga pilotong Pilipino. Ito nga po ay upang maiwasan ang mga ganitong klaseng insidente. Mga idol, kung papansin natin, mga fighter aircraft ang pinapadala ng iba't ibang mga bansa sa Exercise Pitch Black 2024. Bukod tanging nga po ang Pilipinas na nagpadala ng light combat aircraft sa exercise na ito. Ibig sabihin mga idol ay mukhang napag-iiwanan ng ating bansa sa mga advanced na fighter aircraft sa ating rehiyon. Kaya't dapat na nga po mag-push forward ang acquisition project para sa mga multi-role fighter aircraft ng Philippine Air Force. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!
Shoot.